Mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Amen. Salamat sa Diyos at muli tayong magkaaral ng kanyang salita. Ito po ay napakahalagang oras, no? Ano ba ang pinakamahalagang oras para sa mga ng Diyos, mga kapatid? Siyempre, ang ating fellowship sa Panginoon. Amen? Yung ating oras para sa Panginoon, ito yung pinakamahalagang oras. This is our top priority, no? At patuloy na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. At patuloy na tayo ay maging pagpapala din sa ating pamilya at sa lahat ng tao na ating nakakasalamuha. Amen. Alam niyo, nakakalungkot mga kapatid, di ba, sa balita, maraming nawawala, maraming kinikidnap, maraming nararape, maraming murder na naman ang nagkalat sa ating bansa. Nakakalungkot mga kapatid, no? Ngunit ang tunay na ating sandata, walang iba kundi ang ating pananampalataya. Amen. Napatuloy natin tayo lumakad sa pananampalataya. Mag-intercede tayo mga kapatid, no? Mag-intercede tayo para sa ating bansa, para sa mga tao na tunay na dumadanas ng grabing kalungkutan sa mga panahong ito, no? Lahat tayo mga kapatid dumadanas sa problema. Amen po ba? Amen. Ngunit ang nais ng Panginoon, no? Ang ating pairalin sa buhay natin ay yung pagtitiwala, yung pananampalataya sa Kanya. Ang title ng ating nag-aaral, pati great faith. Amen. Last week, pinag-aaral natin si Judah, no? Yung kanyang buhay, sobrang gulo, kompromiso, no? Pero ang Diyos ay kumilos sa kanyang buhay at maging sa kanyang pamilya at siya'y muling nakabalik, no? Kaya ang title natin last week, from darkness into light. Amen. Ngayon naman, great faith. No? Bakit great faith? Ito yung nais ng Diyos, no? Na makita sa atin. Magkaroon tayo ng dakilang pananampalataya sa Kanya. Amen. Saan nagagaling ang ating pananampalataya, mga kapatid? Walang iba kundi ang basihan ay ang salita ng Diyos. Coming from hearing and hearing by the word of God. Kapag minsan-minsan ka lang nakakarinig ng salita ng Diyos, minsan lang ang oras mo para sa Diyos, sa tingin mo ba ang pananampalataya mo ay magiging great o magiging dakila? No? So, kaya ganun po dapat, no? We need to do our part. At ang hero, Bible hero na ating natatalakayin ay si Rahab. No? Kilala niyo ba, kapatid, pamilyar ba sa inyo kung sino si Rahab o si Rahab? No? Matatagpuan natin siya sa Book of Joshua. No? So, kung babasahin natin, sabi dito sa chapter 3, sa verse 1 to 3, maagang maaga pa ay gumising na si Josue at ang buong Israel. Umalis sila sa Sittim, patungong ilog Jordan o Jordan. At nagkampos sila sa pampang nito bago tumawid. Verse 2, pagkatapos o pagkalipas ng tatlong araw, naglibot sa kampo ang mga pinuno. At sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong dalagang mga paring levita ang kabanantipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Sa hanggang verse 3. So nakita natin dito mga kapatid, no, yung sa Book of Joshua, no, na-introduce tayo to one of the most thought-provoking and astonishing hero sa Biblia, no? So, dito sa Book of Joshua, mababanggit din si Rahab, no? At dun sa introduction natin is yung sa bayang Israel, no? Sa tingin mo kapatid, or sa pagkakatanda mo, si Rahab ba ay bahagi sa bayang Israel? Israelita ba si Rahab? No. No? So, bakit natin siya, brother din, pinatalakay? No? Bakit? Dahil nabanggit siya eh, mahalaga ang role ni Rahab, no? Dito sa Book of Joshua. Makikita natin kung bakit. Si Rahab, ang background ni Rahab, isa siyang prostitute at Canaanite, sa Canaanite city of Jericho, no? Ultimately, is noteworthy of her great faith and for her place in the lineage of Jesus Christ. Kung babasahin natin sa Matthew chapter 1, no? Mababanggit din yung pangalang Rahab. Amen. Doon sa may pagkatapos ng Judah, no, Perez, tapos yung Zara, tapos mababanggit doon si Rahab. Amen. Papunta sa Panginoong Jesucristo. Doon ang lineage, oh, or genealogy.
A closer examination of the life of this remarkable Gentile woman can lead to deeper insights unto God's plan for His church and His dealing with individual believers in grace and mercy. So makita natin dito mga kapatid, hindi nagtatangi ang Diyos. Hentil si Rahab or si Rahab. At makasalanan siya, sinner siya. Pero nung narinig niya ang patungkol sa Diyos, sa Diyos ng Israel, no, yung ginawa ng Diyos ng Israel, nagkaroon siya ng pananampalataya. Amen. Kasi kung wala kang marinig, wala kang ma-develop na pananampalataya. Amen. So ang story ni Rahab is found, no, dito sa Joshua. Actually, mahaba, 2 hanggang 6. No? Ito yung passage ni Rahab, no, na ma-introduce sa atin sa Book of Joshua. Describes the conquest of fortified city of Jericho. No? So, next verse. Makikita natin yung city ng Jericho dito. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan, sapagkat hindi pa kayo nakakarating dito kahit minsan. Ngunit huwag kayong masyadong lalapit sa kabad ng pipan. Paunahin ninyo ito ng mga 900, no? Or siyam na daan metro. Sinabi naman ni Josue sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga paring Levita, buhabi na ninyo ang kaba ng tipa at mauna kayo sa mga taong bayan. At iyon nga ang ginawa nila. Verse 7. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito'y gagawin kitang datila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mababatin nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moses. Sabihin mo sa mga parang Levita na magdadala ng kaba ng tipan na magtuloy sila sa ilog Jordan. Ngunit pagdating nila sa tubig, sa pangpang nito ay huminto sila. So merong instruction dito ang Diyos sa pagpunta sa Jericho. No, kung alam niyo yung background, no, na mangyayari. Sabi doon, tinawag ni Josue ang mga tao, sinabi sa kanila, hali kayo at pakinggan ninyo ang sinasabi ni Yahweh na inyong Diyos. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. No? So pag sumunod ka sa kalooban ng Panginoon, kasama mo ang Diyos na buhay, sa tamahan ka ng Diyos na buhay. Kaya nakita nyo sa mga ilang verses na binasa natin, meron silang kanya-kanyang parte. Diba? Nagagawin, nagagampanan, na role nagagampanan. O yung mga paring Levita, dito sila. O yung taong bayan, dito sila. Amen? So hindi pwedeng hindi sumunod. Pag hindi sila sumunod, hindi mangyayari yung pangako ng Diyos. Amen? So mahalaga dito yung cooperation, mga kapatid. Yung hindi lang yung ikaw lang yung gagawa. Ano? So cooperation ito sa bayang Israel. So kaya sabi, pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo, yung mga kaaway nila, yung Heteo, Hibita, Perezeo, Jerjeseo, ang mga Amoreo at mga Jebuseo. Napakarami nilang alaban, mga kapatid, no? Pero kasama nila ang Diyos. Sabi doon, ang kabayang tipa ng Panginoon ng buong mundo ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Next. Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat tipi ng Israel. So, ilan? 12. No? So, kailangan 12. Pwede bang 11 lang? Hindi. Pwede bang 13 sumobra? Hindi. Kapag hindi mo sinunod yung sinabi, yung pinaka-specific na inutos, ano mangyayari? Hindi magkakaroon ng katagumpayan. Amen? So, kapag tumuntong na sa tubig ang mga parang may dala ng kabal ng tipa ni Yahweh, ang Panginoong ng buong mundo titigil ng pag-alos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. Sa 14, sa pangunguna ng mga parang may dala ng kabal ng tipa, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga paring may dala ng kaba ng tipan, ano nangyari? Tumigil ang pag-agos ng tubig.
Amen? Ando na ganyang pagkilos ng Diyos. Ibig sabihin, tama yung ginagawa nila. Sumusunod sila. No? At ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Zaretan. Samantala, ang agos na pababa na sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nagnatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kabalang pipan hanggang sa makatawid sa kabilang pampang ang buong sambayan ng Israel. No? So madali ba yung mission nila, mga kapatid? Hindi. No? Doon sila dadaan. No? Siyempre, pag nakita mo, malaki yung tubig. Medyo matatakot ka, di ba? Pero dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, na kanilang kinikilala si Yahweh, no? Sinunod nila. Ah, anong nangyari? Natuyo yung ilog. At doon sila, naminto, no? So makikita natin dito yung pagsugod or yung pagpunta nila sa Jericho. Jericho was the most important Canaanite fortress city. So ang Jericho, mga kapatid, ang pinaka-importanting, pag sinabing fortress, yung talagang na tower nila, no, sa kanilang syudad, sa Jordan Valley. It was a stronghold, no? Wala talagang makakawasak nun kasi napakalaki ng pagpagad nun eh. Fortress eh. At napakakapal, mga kapatid, nung padalong sa Jericho. Sabi doon, it was a stronghold directly in the path of advancing Israelites who had just crossed the Jordan River. Sa mga isip ng mga taga doon, hindi sila masusugod kasi nga may ilog eh. Wala namang makakadaan doon sa ilog eh. Pero sila nakadaan. Bakit? Natuyo. Amen. God made a way for them. So before entering the land, dun sa west ng Jordan, sinabi ni Joshua, magsesend siya ng dalawang espiya. No? Nagsend siya ng dalawang espiya doon sa ilog Jordan. The king of Jericho heard that two Israelite spies were within his... Nakatunog, no? At yung hari ng Jericho. At pinahanap siya. Saan huminto? Saan pumunta yung dalawang espiya? Sa bahay ni no? Rahab. No? Ni Rahab. The woman with whom the spies were staying protected them by hiding them on her roof. No? Tinago ni Rahab yung dalawang Israelita. She told them how the citizens of Jericho had been fearful of the Israelites. So sinabi ni Rahab, actually, takot na takot ang mga taga Jericho, taga dito sa inyo. No, dahil narinig nila yung ginawa ng inyong Diyos. At siyempre, alam din ni Rahab yun. Kaya nga meron siyang great faith. No? Kaya sabi, narinig nila yung ginawa ng Diyos sa inyo nung sa Ehipto. Yun, talagang matunog na matunog yung ginawa ng Diyos. Yung hinati yung Red Sea. Diba? Alam niyo ng mga taga Jericho. Sabi, she agreed to help them escape, provided that she and her family were spared in the upcoming battle. Okay, so nagkaroon ng deal. Oo, kasi naniniwala ako sa Diyos niyo, sabi niya sa dalawang espiya. Sabi niya, i-spare sila sa battle at sasama sila sa bayang Israel. No? Kahit hindi sila Israelita, si Rahab, sasama sila, sabi niya. No? The spies agreed to her request, giving her three conditions. Ano yung unang kondisyon? She must distinguish her house from the others by hanging a scarlet rope out of the window. So kailangan may palatandaan sa pinto. Yung tali, scarlet. Dapat scarlet yan, ha? Kulay medyo violet. No? So the Israelite would know kung sino yung hindi susugurin. Okay? So pag may nakita yung mga Israelite na tali, kung may tali yung pinto, may palatandaan, hindi nila papatay yung nandun sa loob. Huh? Number two, her family must be inside the house. O walang lalabas. Quarantine muna kayo. No? Pero sa Pilipinas, doy, quarantine ka 40 days, ha? Ah, 14 days, ha? O, makita mo na sa mall, eh. Pero naka-quarantine niya. Makukulit, matitigas ang ulo, eh. No? Pero dito, dapat sundin mo yung kondisyon para mas fair ka. Amen? Hindi ka maliligtas kung hindi mo susundin yung sinabi.
Sa 3, ang sabi, she must not later turn on the spies. Yon yung pangatlo. She must not later turn on, wag niyang tatrydurin. No? Kaya sabi, safely escaping the city, the two spies returned to Joshua at nag-report na sila kay Joshua. No? Yun yung nangyari. The city was completely destroyed. No? Bakit? Bakit nag-walki sila Joshua? No? Sinapalis ko lang, mga kapatid, mahaba eh. Dahil sinunod nila ang utos ni Yahweh. Kahit napakaraming mga kalaban sa paligid. No? So, the whole land was melting with fear. The Israelites crossed the Jordan into Canaan, where they laid siege to the city of Jericho. The city was completely destroyed. Every man, every woman, and child, it was killed. Yung sa Jericho, no? Only Rahab and her family were spared. Ultimately, Rahab married Solomon. Ang babasa namin yan sa Matthew chapter 1. Pinakasala ni Rahab na pangasawa niya si Solomon, isang Israelita from the tribe of Judah. Bakit? Kanino bang manggagaling yung Messiah? Kaninong tribo? Tribo ba ni Reuben? Tribo ba ni Benjamin? Tribo ba ni Joseph? Kanino? Ni Judah. Specific sa Biblia, tribe of Judah. At yung anak nila, ni Rahab at ni Salmon, ay si Boaz. No? The husband of Ruth. Kung bilala niyo si Ruth, no? Siyempre, doon siya sa Book of Ruth matatagpuan. No? And Joseph, the legal father of Jesus. Saan galing yung si Joseph, yung legal na tatay ni Jesus? Sa tribe ni Ruth, which is galing sa tribe ni Judah. Direct descendant, mga kapatid. No? So, Rahab was a young Canaanite. No? Batang-bata siya at yung kanyang naging gawi o trabaho nung wala pa siyang pananampalataya sa Diyos ay isa siyang prostitute. And as such, not a very likely candidate for a hero of faith. No? Parang hindi mo inisipin eh, na ito, pipiliin ng Diyos. Diba? Pero hindi, iba kasi ang pananaw ng tao, iba ang pagtingin ng Diyos, mga kapatid. Tandaan niya, no? Ang tao, iba ang pagtingin niya sa kapwa ng tao. Pero pag Kristiyano ka, yung pagtingin mo sa kapwa mo ay gaya din ang pagtingin ng Diyos. Bakit? Alam mo yung salita ng Diyos. Amen. Kaya kasi meron kang great faith. Jericho was one of the principal seats of idol worship, no? Puro kasi Diyos-Diyosan doon eh. Doon lumaki si Rahab sa mga pagano, no? At nung hindi pa siya nakakilala sa Diyos, akala niya yung ginagawa niya normal lang, no? Yung kanyang trabaho normal lang. Kasi nga puro Diyos-Diyosan yung mga dinodiyos nila doon. Being especially devoted to Astaroth, yun yung goddess of the moon. No, yun yung sinasamba nila doon. Kaya nung narinig ni Rahab yung patungkol sa bayang Israel, sa Diyos ng bayang Israel, no? Nagkaroon siya ng pananampalataya. Amen? So many Bible commentators eager to remove the stigma of designation harlot from the included in the genealogy of Jesus Christ. Sabi sa Matthew chapter 1 sa 5. So nawala na yung tawag sa kanya eh. No? Sabi yun, mula kay Abraham hanggang kay Hari David, ang mga ninuno ni Jesus ay sino? Abraham, Isaac, Jacob, na ama ni Judah, at ng kanyang kapatid, Judah na ama ni Pares at Zara kay Tamar, Pares, Esrom, Aram, Aminadab na Ason, Salmon, Boaz na anak ni Salmon kay Rahab. No? May nakalagay ba dyan na harlot pa rin o prostitute pa rin si Rahab? Wala na. Bakit? Hindi na yun pinitignan ng Diyos. Piliin nga siya. Obed na anak ni Boaz kay Ruth at Jesse na ama ni Haring David. Amen. So, yan. Specific na specific ang Bible kung saan yung genealogy ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkakatao. No? So, pagkakatawang tao. Kaya sabi, nag-describe si Rahab nung una as a hostess or tavern keeper.
But scriptural usage of Hebrew word zana, no? Doon yun sa Old Testament. Pero pagdating dyan, is pinago na. No? Wala nang ganun dahil nga sa kanyang pananampalataya. Amen. Malaki po ang nagagawa ng pananampalataya sa tao. Amen. Sabi nga, ang pinakakawawang tao ay hindi yung taong walang pera. Ang pinakakawawang tao ay yung taong walang pananampalataya sa tunay na Diyos. Amen. Kaya sabi, next, no? Doon na tayo sa Hebrews kasi maraming pagpapaliwanag na mahaba sa Old Testament. No? Sa Hebrews, sabi doon, dahil sa, basahin natin, dahil sa pananampalataya, si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw sumunod sa Diyos sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. No? So, winelcome mo, kapatid, winelcome mo yung mga pinadala ng Diyos sa buhay mo. Winelcome mo, hindi mo nire-reject. No? Ibig sabihin, magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo at magkakaroon ka ng pananampalataya. Amen? Ganun yung ginawa ni Rahab eh. No? Hindi siya sumama dun sa agos ng mga taga-Jericho, no? Na hindi sumusunod sa Diyos or against doon sa kalooban ng Diyos. Next. Gayun din si Rahab, sabi ni Santiago 2:25. Ang babae na nagbebenta ng aliw, pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at tinuro pa sa kanilang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyon, ano sabi? Siya'y tinuring na matubig. Dahil sa ginawa niyong roon. No? Dahil, paano niya ginawa niyo? Bakit niya nagawa yun? Dahil sa kanyang pananampalataya. Amen. So, establish the credibility for the use of word harlot dito sa Bible. It is clear that Rahab was perceptive, intelligent, matalino si Rahab eh, and well-informed about Israel, sa Diyos ng Israel. Rahab identified spies for what they were, hid them, and plausible story ready with which to deceive the king's agent. So, dahil sa pananampalataya ni Rahab, tinulungan niya yung mga espiya. At siya'y pinuling na matuwid. Next verse. Sabi doon sa verse 11, kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. No? So bakit kinatatakutan yung bayan Israel ng panahon ito? Dahil sa kanilang Diyos. No? So kaya ingat na ingat yung kanilang mga kalaban. No, dahil ang Diyos nila ay makapangyarihan, walang iba kundi si Yahweh na tunay na Diyos. No? So the agents did not dare to risk stopping to search Rahab's house because if they did, the spies might get away. Finally, the Canaanite prostitute gives the two Israelite excellent advice. Nag-advise pa si Rahab, no? At sinabi niya na magtago kayo, no, doon sa bundok for 3 days before attempting to cross Jordan. So, merong right timing. Nakipag-cooperate si Rahab. No? Ngayon, dadako tayo sa spiritual side, mga kapatid. Spiritually, Rahab was not in an ideal circumstance to come to faith. No? Hindi ideal. Or ibig sabihin, hindi mo akalain. No? Hindi man lang masasabi sa isip mo na si isang Rahab na nagbebenta ng aliw ay magkakaroon ng pananampalataya, no? Sa tunay na Diyos, no? Sa tunay na Diyos, dahil nga ang Diyos nila noon is yung mga Diyos-Diyosa. She was a citizen of a wicked city. Ang background ni Rahab, mga kapatid, lumaki siya sa napakasamang environment, no? So, maraming ganun, no? Kahit sa panahon natin ngayon, yung mga nagbebenta ng aliw, diba? Sa sarili nila, hindi naman talaga nila gusto yun eh. Bakit nila nagagawa yun? Lumaki sila sa environment na mga tao sa paligid nila hindi sumusunod, hindi sumasamba sa tunay na Diyos. No? Pero nakita ng Diyos yung puso ni Rahab. No?
yung wicked city, masamang syudad yung pinanggalingan ni Rahab that was under God's condemnation. No? Galit ang Diyos doon sa mga tao doon eh. Bakit? Dahil nga sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan at paggawa ng kasamaan. Rahab was part of a corrupt, depraved pagan culture. She had not been benefited from the godly leadership of Moses or Joshua. No? Wala naman siya doon eh. Pero Rahab had one asset. Ano yung asset ni Rahab? She had heard from the many men she came into contact with the Israelites were to be feared. So nung narinig niya, siya ay nagkaroon ng pananampalataya. She heard the stories of their escape from Egypt. Yung Red Sea, narinig niya yun. Yung wanderings in the wilderness, yung pagpapaulan ng Diyos ng mana, no? Narinig niya yun. No? And their recent victory over Amorites. Natutunan ni Rahab, no? Kung ano yung tama sa mali sa pamamagitan ng mga storya na yun. No? Kung sino ang tunay na Diyos at kung sino ang hindi. No? Kaya nagkaroon siya ng saving conclusion. Ano yung conclusion ni Rahab? Joshua 2.11, ayan nga. Kinaliputan kami nang marinig ang balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. No? Eh yung sinasamba doon sa ano? Sa Jericho, Diyos ng buwan. Yun yung sinasamba nila doon eh. Kaya it is this change of heart, nagkaroon ng change of heart si Rahab dahil sa kanyang pananampalataya with the actions prompted by faith. At hindi lang siya ang naligtas, kasama ang kanyang pamilya. Amen. Kaya nga, while being a true historical person, also serves a symbolic foreshadowing of the church and Gentile believers. No? So, ang originally, di ba, ang bayan ng Diyos ay Israel. No? Pero bakit pinili si Rahab? Dahil nga hindi naman totally ang Diyos, kumbaga, sa Israel lang nakatingin. No? Tinitignan niya yung pananampalataya ng mga tao. No? Sa katunayan nga, maraming taon nung sa panahon pa ni Abraham, no? Hindi pinatay ng Diyos yung mga taong pagano. No, mga, pero hindi sila nakinig. Kaya ganoon ang nangyari nun sa Old Testament. There are many ways in which Rahab depicts the church. So, kasi yun nga, nung panahon na yun, marami na talaga rin masasamang tao gaya sa panahon natin ngayon. Pero dahil sa pananampalataya, nagkaroon ng change of heart. No? Ano ba yung mga nababalitaan natin ngayon, mga kapatid? Diba? Rape, diba? Ang dami yan eh. Sa balita, dami kidnap, nawawala, diba? Tapos, ano pa? Mga bata, diba? So, napakadelikado na ng panahon natin, kapatid. No? Nakita ko nga yung isang video, pinakita sa akin ni Shena, diba? Merong isang lalaki, hinablot yung isang babae, hinubaran, nag-rapin niya. Grabe, no? So, tapos, Pilipinas daw, Christian country. Diba? Anong nangyayari sa atin? No? Anong ginagawa ng sinasabing mga malalaking relihiyon sa Pilipinas? Tahimik lang. Diba? Nag-aabangan magkamali yung gobyerno. Kung saan magkamali. Na? Pero pag may ginawang tama, tahimik lang. Diba? Tapos yung iba rin naman, hindi naman lahat ng pulis, mga kapatid. No? Pero yung ibang mga pulis, nasasakot din sa mga ganyan. No? Sa mga pagkawala ng mga sabungero. Diba? So, yan ang nangyayari sa isang bansa na hindi lubusang kumikilala sa tunay na Diyos. Kaya ang title natin, ano yung kailangan natin? Great faith, mga kapatid. Katulad ni Rahab, nagkaroon siya ng change of heart. No? Nagabi-gabi, kasama siya, gumagawa ng kasamaan. Pero dahil sa narinig niya ang salita ng Diyos, ang patungkol sa Diyos, nagkaroon siya ng pananampalataya. Amen. Kaya sabi, was enabled to become a legitimate bride. Di ba? Naging legit. Legit si Rahab. Di ba? Mula sa pagan world system, mula sa pagiging prostitute,
na-convert si Rahab at naging legit na kasama sa bayan ng Diyos. So in like fashion, Israel was the first chosen people of God. Anong sabi ito? Basahin natin. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ano ulit mga kapatid? Paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Wala na namang dungis ni kulubot man, balala at walang anumang kapintasan. No? So, pagsunod sa Panginoong Kristo, gaya ng pag-ibig niya sa iglesia, yun ang ating tularan, mga kapatid. No? Lalo-lalo na sa mga lalaking asawa, no? Sa kanilang mga babae, at gayon din sa babaeng asawa, sa kanilang lalaking asawa. Sabi, and the church is now considered the bride of Christ. Amen? Pakakasalan ng Panginoong Kristo. Ang church. Sino ang church? Ito ba yung building? Ito ba yung pakakasalan? Yung malalaking cathedral? Yung malalaking sanctuary? Yun ba yung pakakasalan ni Kristo? Hindi. Who is the church? We are the church. Amen? Kaya, yun ang sinasabi ng bride of Christ. Second, si Rahab, because of winelcome niya yung mga spy. Anong sabi doon? Sa Hebrews 11:31. Dahil sa pananampalataya niya, no? Ang babae, sabi doon, ang babae niya, bibenta ng aliro si Rahab ay hindi napahamak. Hindi siya napahamak. Nakasama doon ang mga ayaw sumunod sa Diyos sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiya. Gayun din sa mga Christians, mga kapatid, tayo ay naligtas sa pamigitan ng biyaya, no? Dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Ephesians 2:8. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas at sa pamigitan ng pananampalataya. No? Kagandahang loob ng Diyos, tayo naligtas. Bakit natin nasabing kagandahan ng loob ng Diyos o grasya? Dahil sa Panginoon Jesus, ipinadala ang kanyang buktong na anak. No, upang tayo ay tubusin sa ating pagkakasal, sa mga kasalanan. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ang kaligtasan, mga kapatid, kaloob yan ng Diyos. Hindi ito mula sa ating sarili. Amen? Hindi mo sasabihin, ay, ligtas ako kasi ginawa ko ito. Hindi ganun, mga kapatid. Bakit tayo naligtas? Dahil sa kagandahan loob ng Diyos. Kayo ay naligtas at sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit sinabi doon sa pamamagitan ng pananampalataya? No? Bakit? Dahil yung sa desisyon. Si Rahab, nag-desisyon ba siya? Oo o hindi. Nag-desisyon siya. Buo ang loob niya. Desisyon siya na sumampalataya. Ang pagsampalataya po ay isang desisyon. Isang choice. No? At nung narinig mo yung ginawa ng Panginoong sa Kristo, yung sakripisyo niya para sa iyo, no? Tinanggap mo ito, yung kanyang salita, yung mabuting balita, no? Yun ang tinatawag na pananampalataya. At ngayon, ikaw ngayon ay namumuhay sa pananampalataya. Amen? So, pangatlo, although Rahab and Christians are saved by an act of grace through faith, true faith requires and is exemplified by action. Ang tunay na pananampalataya ay merong nakikitang gawayan. Amen? According to James chapter 2. No? Yun ang tunay na pananampalataya. Si Rahab, nung nagkaroon siya ng pananampalataya, ano yung sumunod na nangyari? Di ba kumilos siya? Di ba? Di ba tinulungan niya yung dalawang espiya? Di ba sumunod siya at nilagay niya ng tali yung sa harap ng pintuan? Yun, dahil sa pananampalataya. Nung ikaw ay naka-receive ng kagandahan loob ng Diyos, nung tinanggap mo ang grasya ng Panginoon, kaligtasan, nung tinanggap mo ang Panginoong Kristo bilang Diyos
hari at nakapagligtas ng iyong buhay, anong nangyari? Wala, brother, di, ganun pa din. Ganun pa din? So pag sinabi mo sa akin, ganun pa din, walang nangyaring pagkilos dahil sa iyong pananap, walang nangyaring unti-unting pagbabago sa buhay mo. Sigurado ako, una pa lang, hindi ka talaga ng palataya. Yes. No? Kasi, sabi sa Santiago chapter 2, ang totoong pananampalataya requires and exemplify by action. No? Hindi mo sabihin, ay, naniniwala ako sa Diyos. Mahal ko si Jesus. Hindi mo sabihin yun. Pero, sabi nga sa aral ng Panginoon, sinasabi mo mahal mo ang Diyos pero napupuot ka sa iyong kapatid. Diba? So, hindi yun ang tunay na pananampalataya. Rahab had to put the scarlet cord out of the window. Diba? Christians must accept Jesus Christ as their Savior and Lord and then go on to live in a manner that verifies that our faith is real. No? Mabuhay ka ayon sa pananampalataya. Pag sinabi ayon sa pananampalataya sa Diyos, ay according to the Word of God. Amen? Para makita na totoo nga ang iyong pananampalataya. No? Ang patayan ba ng pananampalataya ay pag-anib sa anumang grupo? Uy, taga-DOCGM na ako! Totoo ang aking pananampalataya kasi dito ako umaatend eh. Umaatend ako dito sa malaking church! Alam mo, totoo ang aking pananampalataya kasi ang saya-saya namin to. Pero pagdating sa bahay, sinasapak ko yung asawa ko. Diba? Pumupunta muna ako sa church namin. Tapos, tataya ako sa loto. Tsaka magsusugal ako. Uy, oo nga, totoo pala ng palataya mo. Ha? Galing. So, anong sinasabi ni Santiago? Real faith, true faith, requires and is exemplified by action. Yung action mo, yung pag-iisip mo, babaguhin niya ng Panginoon. Katulad ng linggo, sabi ni Pastor, according to the Word of God, unang babaguhin sa'yo, salita mo. Amen? Bakit? Gagamitin mo yan, pagpuri sa Panginoon. Gagamitin mo yan, pagpapatotoo. Gagamitin mo yan, pagbabahagi. No? So, yun ang babaguhin ng Lord. Magkakaroon ka sa sarili mo mismo, malalaman mo eh. Unti-unti nagkakaroon ng self-control. No? Hindi naman yan instant, mga kapatid. Kaya nga, walk by faith. Unti-unti. Parang baby, di ba? Una, baby Christian ka eh. Naalalayan ka ng Panginoon. Sige, anak, lakad. Ha? Kasi matuto ka ng lumakad mag-isa. No? Hanggang hindi ka na uminom ng milk, hindi ka na ngawa-ngawa, basta iyak ka lang agad, hindi ka na ganon. Meron ka na ngayon talagang nagiging great faith na. Bakit? Sinasabi mo dun sa problema mo. Ito ang aking Diyos, takila. No? So, marunong ka lang ngayon lumaban. Hindi ka na baby. Naunawaan niyo ba mga kapatid? Ganoon ang totoong pananampalataya. Amen. Hindi sa pagsama, sa pag-anumang reliyon, sa pag-anumang grupo, no? Hindi. Pananampalataya ay galing, nagagaling sa salita ng Diyos na ating sinasabuhay. Amen? So sabi doon, pang-apat, Rahab could have indicated the location of her home in any number of ways. But the only way that she could be spared was to follow the direction given to her by the Israelite spies. No? So, kung tutusin, maraming paraan si Rahab para tumakas. Bakit? Kabisado niya yung Jericho eh. Pero, mas sinunod niya yung sinabi ng mga taga-Israel. No? Na maghintay ka dyan, lagay mo ng palatandaan dyan, at may spare ka. No? Minsan kasi, nainip tayo, tagal naman, hintay ka, tagal naman ang laban. No? Tapos gusto mo nang lumabas, paglabas mo, nasaksak ka, patay. Kasi, nainip ka. Ang pananampalataya, kapatid, ay matyaga. Faith perseveres. Merong pagtitiis, merong pagtataga, at pagtitiwala sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, wait! Ayoko, Lord, nahinip ako.
Ganun mo yung sasabihin mo. Pag sinabi yung Lord, no, ano, susunod ka ba o hindi? Susunod ka ba o hindi? It's about your faith. Doon matetestin yung faith mo eh. No? Pag sinabi ng Lord, let go! I don't want to let go. Pukontra ka ngayon sa Panginoon. Doon ngayon makikita kung totoo ka sa relasyon mo sa Diyos. Amen? Si Rahab, napatunayan niya ba ang totoo yung kanyang relasyon sa Diyos? Yes. Dahil sinunod niya, naghintay siya sa mga kanyang pamilya, hintay sila. Pagkatapos ng gera, yun, saka sila sumama sa bayang Israel. Amen? Dahil sa kanyang pananampalataya. Sinasabi ng mundo sa akin, mga kapatid, marami namang paraan para mabuhay sa mundo eh. Bakit pinili mo pa yung Christian-Christian ka? Diba? Ganito dapat tayo mabuhay sa mundo. Diba? Maraming paraan, mga kapatid, ang sinasabi ng mundo. All equally valid. But the Bible tells us concerning Jesus Christ. Anong sinasabi? Acts 4:12? Sa Kanya lamang. Ditin ko. Sa Kanya lamang. Naunawa niyo ba ito? Yung sa Kanya lamang? Ibig sabihin, walang iba. Matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan. Oh. Nung una, sa Kanya lamang. Nung pangalawang sinabi, pagkatapos ng koma, walang ibang pangalan. No? Sabihin specific, exclusive. Exclusivo, walang iba. Sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos, ibinigay ng Diyos, ibinigay ng Diyos. Kanino galing? Ibinigay ng Diyos, yung kaligtasan, di ba? Sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kasi ang mga tao, maraming imbento na paraan para maligtas. Di ba? Iba man, papako sa krus, di ba? Talagang iba-iba yung orasyon para maligtas. Tradisyon, nabubuhay sa tradisyon para maligtas. Pero yun ba ang way, ang paraan? Ang sabi ni Jesus, I am the way. No one can come to the Father. Bigat yun, kapatid. Kasi lahat ng hindi batay kay Jesus, lahat na hindi patungkol sa Panginoong Jesus, hindi patungkol sa kanyang aral, iiwanan mo yan kung talagang totoo ang pananampalataya mo. Doon ngayon magkakaalaman. Amen? Kung totoo ang pananampalataya ng isang tao, dahil si Jesus lang, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. For there is no other name under heaven. Panglima, mga kapatid, Rahab's faith enabled her to turn away from her culture. Kultura, yung kinalakihan, yung environment, yung kinagisnan, yung gawi, yun yung kultura. No? Si Rahab turned away. Pag sinabing turn away, tumalikod doon sa paraan ng kinalakihan niyang kultura. No? Hindi lang ng kultura masama, kapatid. Diba? May mga kultura naman na hindi naman against sa Panginoon. Pero kapag ang kultura mo, lumaki ka talaga sa kultura ng pampagano, tapos nakakilala ka sa Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Deny yourself. No? Iwanan mo yung mga bagay niya. Bakit pinapa-let go ng Panginoon mga bagay niya? Dahil yun ay handa. Handa sa pagsunod mo sa Kanya. Amen? At makakasama sa iyo. So, sabi, Rahab's faith enabled her to turn away from her culture, her people, sa mga kababayan niya, her religion. No? Yun yung kanyang mga iniwan. At sumampalataya siya sa tunay na Diyos. Ang tawag doon? Commitment. Ang commitment, mga kapatid, meron kang iniwanan para i-commit yung sarili mo doon sa tama. Ano yung iiwanan mo? Iiwanan mo yung mga mali. Amen? Hindi mo pwede sabihin may pananampalataya ka, daladala mo pa rin yung mali, tapos lumalakad ka punong sa tama. Diba? Hindi pwede. No, there's no other way but Jesus. Amen? Halimbawa ako, yan, nagkasama na kami, yung Shena. No? So, ang gagawin ko ba
kay mama pa rin ako lalapit, magtatanong, mag-aano, ganyan. Hindi na. Ang sabi sa Bible, magiging isa, iiwanan yung, di ba? Pamilya niya, at kakaroon ng sarili, pamilya. Amen? Yun ang sinabi ng Bible. Amen po ba? So, yun ang kalooban ng Panginoon. Ang tawag doon ay commitment. Pag meron kang tunay na pananampalataya, yung great faith, meron kang commitment. No? To a true faith in God may necessitate setting priorities. So, may iba na yung priority mo. Bakit? Anong sabi sa Romans 12:2? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. So, iba na ngayon yung pananaw sa buhay. Hindi na katulad dati. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Hayaan. Let God, no? Renew your mind. Upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Bakit marami sinasabi Christian sila, hindi nagagawa yung mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos, hindi pa kasi renew yung isip. Una, baguhin ng Panginoon sa iyo, isip mo. Sabi ko, hayaan. Hayaan mo ang Diyos. Hayaan mo ang salita ng Diyos ang lagi mong isa-isip. No? Ang lagi mong sinusunod. Ang iyong guideline sa buhay. Hindi yung pattern of this world. No? Ano yung pattern ng Christian? Word of God. Amen. Sinabi ba ng Diyos ganito? Pag sinabi ng Diyos, ganun ang gawin mo, go. Sinabi ng Diyos, huwag kang makiayon sa takbo ng sanlibutan. Sinabi ba ng Diyos yun? Oo. O di, huwag kang makiayon sa takbo ng sanlibutan at babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Amen. Sinabi ba ng Diyos, huwag kang makipamatok, huwag kang mag-asawa na hindi ka pala ng palataya, huwag kang makisaw-saw sa mga sistema ng sanlibutan. Sinabi ba ng Diyos yun? Sinabi ng Diyos. Sinabi ba ng Diyos, mahalin mo ang asawa mo? Gaya pag-ibig ni Kristo sa iglesia, sinabi ba ng Diyos yun? Sinabi ng Diyos. Pag ginawa mo yun, totoo ang iyong pananampalataya. Amen ba mga kapatid? So yun, it's based on the Word of God. Hayaan natin ang Diyos ang mag-guide sa atin kung anong dapat gawin dahil yan ay nakasulat naman. No? Last, mga kapatid. Once we come to Christ, ang ating mga nakaraan ay hindi na aalalahanin ng Diyos sa'yo. Yung mga nagawa mong nakaraan buhay mo, nung hindi mo pa kilala ang Diyos, wala na yun. No? Dati marami kang kapit, wala na yun. Diba? Dati, ano ka, palalamura ka, marami kang ginawang kalokohan, diba? Or, yung iba pa nga, diba, nakulong, nakapatay, nalulong sa masamang bisyo, pero nung sa kulungan, nakakilala sa Diyos. No? So, gano'n. Kapag tayo lumapit kay Kristo, ang ating mga nakaraan ay hindi na, kumbaga, hindi na nagmamatter. No? Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay yung pagsunod mo sa Diyos. Yung nasa harapan mo ngayon, na inilatag ng Diyos na dapat mong lakaran. Yun yung mga mabubuting gawa. The slate is wiped clean for all who believe and accept the sacrifice of Jesus on the cross on our behalf. Rahab was no longer viewed bilang maduming babae. No? Hindi na ganun ang tingin sa kanya ng Diyos. Di ba? Ang tingin sa kanya ng Diyos ay isang mahalagang tao. Kabahagi ng kanyang pamilya. Anak na siya ng Diyos. Di ba kapatid, alam natin ang katotohanan, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. No? Burahin natin sa isip natin na yung sinasabi ng mundo, lahat naman tayo mga anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos, pero ganyan ginagawa mo. Hindi ka sumusunod sa Diyos o hindi ka sumasampalataya sa tunay na Diyos. Di ba? Lahat naman tayo anak ng Diyos. No? Pare-parehas lang tayo. Iba-iba lang ng pamagat.
Gumaganon pa eh. Nangangatwiran pa eh, no? Kasi nga, hindi nila paalam ang salita ng Diyos. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Ipakita yung totoong pananampalataya. Eh kung nakikita ka, sinasabi mo Christian ka, pero parehas din yung ginagawa mo at sa ginagawa niya. Sabi ko na, parehas tayo eh. Pare-pare tayo anak ng Diyos. Yeah, hallelujah. Di ba? Ganun ang mangyayari, mga kapatid? Kaya sabi, paglapit natin sa Panginoon at in-accept natin yung kanyang sakripisyo sa krus, matulad tayo kay Rahab. Matutulad tayo kay Rahab na hindi na magduming babae at tingin sa kanya. Kung hindi worthy of by grace to be part of lineage of our Lord Jesus Christ. Grabe, no? Pinili siya. Matthew chapter 1, nandun yung pangalan ni Rahab. Alam niyo ba kung gano'ng kahalaga yun? Yung role ni Rahab, no? Sa lineage si Jesus. At ngayon tayo ay lahi, lahi nino. Lahi hinirang, lahi tayo ngayon ang Panginoon sa Kristo. Just as she was grafted into the line of Christ. Inugpong, yan yung sabihin ng grafted. Gayun din tayo mga hintil. So we become children of God and partakers in His inheritance. Naging mga anak tayo ng Diyos. Pag sinabi, we become, may pinagalingan tayo dati, malayo tayo sa Diyos. Ngayon, dahil kay Kristo, tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? At, hindi lang tayo ay basta-basta anak ng Diyos. Meron pang pamana. Inheritance eh. Sabi. No? Sino ang tanggap ng mana dito? Sa amin, wala. Eh, sa atin, marami naman sa atin, wala. Wala naman ganun pamana eh. No? Pero, alam niyo ba, lupa sa paso. No? Pero alam niyo ba, mga kapatid, meron tayong, lahat tayo na tumanggap sa Panginoon sa Kristo na ngayon ay Kristiyano. Meron tinatawag na inheritance. Amen? Kahit ang buhay mo dito sa mundo ay talagang na, yun, wala kang mana, wala kang pera. Di ba? Hindi ganun na tawag doon kaganda sa paningin ng mundo ang buhay mo. No? Pero sa paningin ng Diyos, ikaw ay mahalaga. Amen. Amen. Hallelujah. We find in the life of Rahab the inspiring story na bilang tayong mga makasalanan, lahat tayo makasalanan, ay nakapanggap ng biyaya ng kaligtasan. Amen. Amen. Katulad ni Rahab, we learn na ang amazing grace ng Panginoon, no, can save even the worst of sinners. Kaya gaano kasama sa mga tao? Kaya bang iligtas niya ng Diyos? Kaya bang iligtas niya ng Diyos? Yes. Hindi ikaw magliligtas, ha? Ang Diyos, kapatid. Hindi mo ba yung sabihin, kaya yung naging Kristo, kaya naligtas dahil sa akin. Hindi ganun, ha? No? Sa biyaya ng Diyos. And bring them into an abundant life in Christ Jesus. No? Ang problema nga lang, mga kapatid, no? Maraming tao ayaw magpaligtas. Sinasabi mo na yung totoo, sinasabi mo na si Jesus ang tagapagligtas at tanging daan patungo sa Ama. Hindi sila maniniwala dahil iba yung alam nilang daan. Amen? Hindi na tatanggapin yun. Maraming tao gustong-gustong iligtas ng Diyos. Lahat na ba ng tao gustong iligtas ng Diyos? Yes. Pero hindi lahat ng tao willing magpaligtas. Narinig niyo na yung storya, di ba? May bagyo, bumabaha. Okay. Nasa bubong yung pamilya. Nag-pray sila. Nakasin taas ng bahay. Hanggang abot sa bubong eh. Nandun na sila eh. Lord, iligtas mo po kami dito sa bagyong ito. No? Layo, malayo pa yung evacuation center. Nandun sila sa gitna ng parang dagat na baha. Lubog yung bahay. Nag-pray yung pamilya. May dumating na ano? Na rescue. Sumama ba sila? Hindi sila sumama. Hindi! Kuya, hindi! Okay lang kami, ililigtas kami ni Lord. Ay, ganun ba? Sige. Pray na kasi, Lord, ililigtas mo po kami sa baha dito. Ano na kami, Panginoon, babad na kami dito sa ulan. May dumana naman, baka, rescue ulit. Uy, sumama na kayo, malamog pa dito. Meron kaming food pack, ha?
para sa inyo. Hindi, Kuya. Nag-pray kami si Lord ang magliligtas sa amin. So, ano nangyari? Wala, namatay sila doon. Taba. Yun ang end of ng story. Bakit? Sa tingin niyo, bakit, mga kapatid? Di ba, tayo, natatawa tayo. Pero, sa isang banda, nagiging totoo sa maraming tao. Nagpapadala ang Diyos. Kaya pala, kaya rin, pinadala eh. Gumagawa ang Diyos. Hindi naman bababa ang Diyos pag sa ano mo, edi patay ka lang. No? Masusunod ka lang dahil holy ang Panginoon eh. Diba? Hindi mo matatagalan, hindi matatagalan ng laman ang patakilaan ng Diyos. Kaya gumagamit ang Diyos na tao. Kaya ikaw naman, iba yung alam mong pananampalataya. Oh. So, kaya, ganyan. Maraming tao gusto mong iligtas ng Diyos, pero sila mismo ayaw nilang magpaligtas. Ayaw nang paligtas. Kaya faith is a choice, mga kapatid. No? Sinasabi nila na napaka-ano niya naman, dogmatic niya naman, ibig sabihin, ano yun? Si Jesus lang, wala nang ibang paraan, eh, ang bait-bait ko naman. No? So, hindi ganun, mga kapatid. Real faith na makikita sa atin ay yung tunay na nakapatay sa salita ng Diyos. Yun ang totoong pananampalataya. Amen? Tayo po ay tumayo, mga kapatid. Muli, palapakan natin ang Diyos sa buhay. Amen? Hallelujah. Our title today is Great Faith, mga kapatid. At ang Diyos ang kikilos sa buhay natin upang ma-develop pa ang ating pananampalataya. Ang tanong ngayon, kapatid, are you willing? No? Willing ka ba? Available ka ba, kapatid, na hayaan ang Diyos na kumilos sa buhay mo, sa isip mo, na hayaan ang Diyos, no? Ang salita ng Diyos ang mauna sa buhay mo. No? Kung yan ang iyong desisyon, kapatid, na may pananampalataya, you will have great faith na katulad ni Rahab. No? Wala na yung mga nakaraan mo, kapatid. Huwag ka nang limon ng limon. Huwag mo nang balikan yun. Yung mga nakaraan, wala na yun. No? Pag nag-chat sa'yo, wala na yun. Yung mga nakaraan, wala na yun, mga kapatid. No? Ngayon, ang Panginoon na ang iyong gabay at patnubay. No? Tinatawag ka nung nakaraan mo, nung dating ikaw, wala na yun, kapatid. No? Rebuke in the name of Jesus. No? At ang isa-isip mo ngayon, kapatid, ay mahal ka ng Panginoon. No? Handa ang Diyos na kumilos sa buhay mo. Pero ang tanong, handa ka ba na magpatulong sa Panginoon? Amen. God wants to help us. God wants to save us. Are you willing? Do you trust the Lord? Titiwala ka ba sa Kanya, kapatid? And now we pray. Our Father in Heaven, maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe mo sa amin, Panginoon. Mensahe, Lord God, ng totoong pananampalataya, ng great faith, Lord God, na katulad ni Rahab, Panginoon. Na dati-dati, Lord God, ay namumuhay sa kultura ng kasamaan, kultura ng pagano. Ngunit nung nakarinig ng iyong salita, ay tunay na pinagkatiwala sa iyo ang kanyang buhay. Panginoon, sa mga oras na ito, tinataas namin sa iyo ang kabuuan ng aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo na sinusumbat sa amin yung mga nakaraan. Salamat, Panginoon, napakabuti mo, Lord God. Dahil ang sabi mo, you will remember them no more. No more, Panginoon, ang aming nakaraan. Dahil ang mahalaga ngayon ay yung aming future na kasama ka, Panginoon. Lord, maraming salamat po, O Diyos. At patuloy ka namin na tinatanggap ang iyong salita sa aming buhay. O Diyos, mauna ka, maghari ka sa amin, Lord God. Panginoon, ikaw nga po magturo sa amin kung papaano ang aming pagkilos sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa anumang aming ginagawa, Panginoon, na magbigay ng kalwalhatian sa iyo, Lord God. Lord, tinataas po namin sa iyo ang aming mga pamilya, Panginoon, ang mga anak, ang mga kapatid ko, ang aming mga kamag-anakan, Lord God, lahat sila, Panginoon, Lord, ikaw nga po nawa ang nakita nila sa amin. Ikaw nga po, Lord God, ang makita ka sa pamagitan ng buhay namin. Makita, Lord, ang tunay na pananampalataya namin sa iyo. Ang tunay na pagbabago, Panginoon. Ang tunay na pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, teach us to do your will, Panginoon.
Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, take over our life. Holy Spirit, take control. Holy Spirit, your will be done. We need you, Holy Spirit. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa iyo lang namin, patuloy na pinagkakatiwala rin ang ministry nito, ang iyong gawain sa lugar na ito, Panginoon. Your will be done, Lord God. Lord, mag-function ang bawat sa amin, Panginoon. According to your will, magtulungan, Panginoon. Magkaroon, Panginoon, ng harmony ang pamilya ng Diyos si Gina, Panginoon. I, we commit to you this church in Jesus' name, Lord God. Thank you, Lord. And gayon din ang aming bansa. Patuloy namin, Lord, inatasa yung mga kriminalidad dito sa aming bansa, Pilipinas. Panginoon, have your way. Panginoon, gamitin mo, Lord God, ang mga tunay na Kristiyano sa bansa ito, Panginoon. Sa bansa Pilipinas, Panginoon, na matapang na tatayo sa kapwiran mo. Mga tunay na Kristiyano sa aming gobyerno, Panginoon, na matapang na tatayo na ikaw, Lord God, ang batas, Panginoon. Ang salita mong maging final authority sa aming bansa. Lord, inatas namin ang PNP, ang AFP, ang buong sa katahang lakas, Panginoon. Hanggang sa mga barangay, Panginoon, Lord, inatas namin sa iyo. Magkaroon, Lord God, nawa, Panginoon, ng tunay na restoration sa aming bansa. At walang ibang paraan kundi ikaw, O Diyos. Ang paraan mo, Panginoon, hindi paraan ng tao, Panginoon. Hindi paraan, Panginoon, ng sanlibutan. Kundi ang paraan mo, Lord, ang dalangin namin na mangyari sa aming bansa. Salamat po, O Diyos. Ngayon pa lamang, Panginoon, nagpapasalamat na kami dahil alam namin, Lord, ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang may magagawa sa amin, Panginoon, sa aming bansa. Ikaw ang hustisya, Panginoon. Ikaw ang hustisya, Panginoon. Thank you, Lord God. Dahil hindi ka natutulog, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil alam mo ang mga nangyayari sa buhay namin. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, pagligtas mo sa amin. Maraming maraming salamat, O Diyos. Patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan, ang aming lahat-lahat sa amin, Lord God. Buong buhay, Panginoon, sinusuko namin sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos na aming sinasamba. Sa iyo, Panginoon, karangalan, kaluwalhatian, at walang hanggang pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen, Amen, and Amen. To God be the glory. God bless you, Church.